Ay, napansin namin doon sa may blue na containers na yon, may lumubog na barko. Afternoon guys, third day na namin dito sa Villa de Conde, Brazil. Ito guys yung view ng port nila dito. Malawak tsaka mahaba. Ano to guys, conveyor to. Ito yung vessel namin. Dito nagkakarga kami ngayon ng mineral na alumina. So ito yung conveyor galing doon sa port area sa planta na yon. Dadaan dyan yung conveyor, tapos yung conveyor diretso dyan, tapos mag-load buhos sa vessel namin. Tapos iikot pag-import. Dito ganyan kalapad yung port area nila dito. Yung isang vessel nito katabi namin, halos kasabayan din namin. Nauna sila ito ng 3 hours sila naman. Nag-discharge sila ng cargo nila, kami naman is loading. Dito guys sa kabila, ito yung inner anchorage dito sa Villa de Conde, Brazil. Ito mga vessel na yan na makikita nyo na marami, kapila yan. Sila yung next na mag-dock dito, whether doon or dito sa area ng dinikita ng vessel namin. Sila yung mga papalit sa amin after matapos ng discharging or loading ng mga vessel dito. Yan silang lahat, nakapila yan. Nauna kami sa kanila kaya nauna rin kami makadikit. So ibig sabihin nito, first come first serve lang. After namin, then sila naman yung next. Ito yung conveyor na naglo-load sa vessel namin. Ayan. Yung karga pala namin, mineral na alumina. Ano siya, powder siya. Kahit saan meron nagkakalat. Yung mga vent at saka mga vent at saka mga pintuan namin, mga entrance at exit, sinarado namin. Limited kami magbukas. Delikado to, especially sa mga machineries. Alumina na minerals na to. Buti na lang is yung hangin, hindi pupunta dito sa accommodation namin. Punta sa dagat o kaya pupunta sa forward part namin. Kaya medyo kampante kami. Ito yung kinakarga, powder, alumina. Delikado sirain mga machineries, kaya hanggat maaari, pag depart namin, dapat kabaldihuan ng seawater yung deck na to. Especially dito sa accommodation area. Hanggat maaari, malinisan agad before mag-open kami ng mga ventilations. Medyo mainit lang dito. Around 37 to 39 degrees Celsius. Malapit lang din kasi ito sa Venezuela, Panama area, kaya mainit. Yung authority nila dito is naglagay ng mga oil pollution prevention device para in case na may mga konti-konting langis galing sa ibang barko, hindi mahalagay sa iba o magkalat. Ay, napansin namin doon sa may blue na containers na yon, may lumubog na barko. Guys, kung makikita nyo, may barko dyan, no? May barko na lumubog. Then ang sabi ng harbor pilot, nangyari yan 7 years ago. Yan, oh, yan. Yan, may barko na lumubog, oh. Tapos pinalibutan siya ng absorbent in case na may oil di makalabas at saka di makalapit sa ibang barko. Hindi magkalat kung magkaroon man ng oil pollution dyan. Pero so far, wala namang oil pollution dito. Siguro, pinalagay lang to ng authority dito para siguradong di magkalat. Yan naman, patapos na siguro mag-discharging yung vessel na yan. So, yan, surveyor at saka chief officer ng vessel na yan is nagkukuha sila ng drop. Tinitingnan nila yung drop marks. Susurvey nila kung ilan na yung na-discharge na mga cargos. Ganon din yung gagawin ng cargo officer ng vessel namin. After mag-loading naman, kunin yung drop forward and up para makuha yung trim. Tsaka ma-estimate kung ilan yung estimate na total ng cargos na nakarga sa vessel namin. Dahil nauna rin to sa amin, siguro mauna rin to silang lumabas kaya nag-drop survey na. Ang tawag nito is oil pollution, oil pollution prevention device nakalagay dyan. So yan guys, yun lang muna ang updates. Bye bye.